Magandang araw po sa inyo lahat at nandito na naman po tayo sa ating vlog at tatalakayin po natin ngayon itong Flora and Fauna na 5 pesos magmula 1991 hanggang 1994. Okay? At ito po yung Flora and Fauna series na small type. At yung big type po ay wala pong 5 pesos, pero existing pa ho nung panahon na yon yung 5 pesos na Marcos. At pagkatapos po nun, na-demonetize po ng 1998. Pero bago po ma-demonetize yun, pumasok po nung 1991 nga po itong small type na 5 pesos. Okay? At sa harap po nito, si Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas. Isa po siyang general. At nakalagay po sa palibot ng coins na to sa habandang harap ay Republika ng Pilipinas at yung 1991 hanggang 1994 na year. Ang medyo mahirap hanapin ay yung 1994 o yung semi-hard to find daw. Okay? Sa 1991, 1992, hindi masyado. Pero yung 1994 at yung 1993 daw ay medyo mahirap ng konti. Pero meron din po ako. Meron ako, kita rin po ako 1993-1994. Sa likod po nito, yung Pterocarpus indicus o yung Nara leaves, yung nakalagay na picture o yung nakaukit na picture dito ay yung Nara leaves, Pterocarpus indicus. Yung kanya scientific name. At yung 5 pesos. Nasa 9.45 grams po siya. At nickel brass po ang kanyang metal. Ngayon, talakayin po natin naman ngayon yung presyo niya. Noon po sa Facebook, nabebenta po ito ng 50 pesos yung apat. Yung 1991, 1992, 93, 94. Yung 4 pieces na 5 pesos na ganito, na iba't ibang date, nabebenta po ng 50 pesos. At kung bibili nyo ng isa, yung 1991, halos mababa lang din, parang 10 pesos lang. Hindi po siya tataas kasi nga po, ang kinikilala nilang hard to find ay yung 1994 tsaka 1993. Medyo lang yung 1993. Sa numista ho, mataas ang kanyang catalog value. Nasa 40 pesos ata yung average. Eh ngayon, ang tanong, sa'yo ba? Philcoinage, magkano ba yung ganitong klase ng coins kung bibili ka? Eh hindi po ako bumibili nito. Ang katunayan, no, ipinamimigay ko pa rin po ito. Marami pa ako nito. Kung mapupuntahan nyo rito, kunin nyo na lang po rito at ibibigay ko po sa inyo ng libre. Mag-comment lamang po kayo sa ibaba para po mapag-usapan natin. Ngayon, kung hindi po kayo makakapunta, bayaran nyo na lang yung shipping, ipadadala ko na lang po sa inyo para po hindi na kayo mapagod at kung marami naman po kayong kukuhanin sa akin, pero limited lang po yung mga kukuhanin nyo sa akin kasi para mabigyan naman po yung iba. Katulad po nitong ganitong klase ng coins, isa lang po yung pwede kong ibigay sa bawat isang tao para naman po mabigyan yung iba nating kolektor na nagsisimula pa lang. Maganda po ang kasaysayan nito. Unang-una, maganda nga yung nasa likuran, Pterocarpus indicus. Mga bihira ng mga ganitong halaman. Mas maganda po ay magkaroon po kayo ng isa nito, itago nyo, at kung may project man ng mga anak nyo o pamangkin o kayo mismo, kung kayo po yung bata pa, makakakuha po kayo sa akin. Magsabi lang po kayo. Puntahan nyo po ako rin sa Muntinlupa. Ayan, mabibigyan ko po kayo. Yun nga lang, inuulit ko, hindi po kayo makakakuha ng marami para naman po mabigyan ng bawat isa ng ganitong klase ng coins. Paisa-isa lang po ibibigay ko sa inyo. At dito na po magtatapos yung ating vlog. Salamat po sa inyong pakikinig at itulit lang kung kalooban ng Diyos, magkakaroon pa po tayo ng iba pang mga vlog. At salamat po at magpalain kayo ng Diyos.